Araw yung ginagawa niya doon sa Tikbulaga. Bago matapos. Bago matapos. Yung palaga may pahaging siya pagkatapos. Yo, magandang gabi po sa inyong lahat dyan na andito sa Pilipinas. Umaga at tanghali. Maganda dyan sa mga OFW. Yon. Kung kayo pala'y bago sa ating channel, huwag kalimutang mapindutin ang subscribe, like at click lang sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload, guys. Yun, showbiz tayo, guys! Paolo Contes, lagi nag-iiwan ng hugot. Kanino kaya? O sa TVG ba? O sa AAT? Yun, alamin natin to kung anong sinasabi. Courtesy sa showbiz now na Mayor Scott Moreno, pinili na lang mag-host sa labas or yung segment nila na sila dalawa ni Boboy kaysa pumusti doon sa studio. Bakit kaya? Ayan na, tuklasin natin ang kaalaman. Siyensa. So guys, tara, pag na natin patagalin to, silipin na natin, baka masilipan to ng iba. Paolo Contes kasi, palagi siya mga kung dibayin ko siya sa mga mili niya, may hugot siya. May mga hugot siya, tinatawag mga sinasabi doon sa araw-araw yung ginagawa niya doon sa Tikbulaga. Bago matapos. Kayo guys, di ko maintindihan kung anong klaseng hugot na sinasabi niya or tinitira ba niya yung TVJ na AAT sa TV5 or ano ba, di ko alam. Comment down below na lang kayo guys kung anong, hindi kasi specific na sinasabi nila dito kasi siguro. Kung ano, comment down below na lang kung anong mga hugot dito. Kung ano yung napanood niyo ba tong time na nagsalita si Paolo. Kung ano yung mga hugot na yon. Di ko kasi, ayaw ko mag-judge kung ano yon. Palaga may pahaging siya pagkatapos. Palambis. Oo. Palambis. Pagkatapos yung pahaging yun. Palambis, anong ibig sabihin ng palambis sa Tagalog? Alam niyo guys, hindi ko alam. Gusto kong malaman. Comment down below na lang kayo guys. Tapos bandang uli, mamamaya magpaano na naman siya, magpapawa itik na. Parang victim siya. Kaya ganun ang ginagawa. Hindi ko nang alam kung bakit ginagawa niya ito. Ano ba yung alam mong kwento? Kanino pa dapat yan? Alam mo ito dapat kasi, siya ang itinalagang poste, di ba? Ng tip, Bulaga. Huwag mong tatawagin ng fake. Ayun magagal. Lagot na tayo ngayon. Pag magsabi kayo ng fake Bulaga, kahit saan naman kayong mundo, pusula. Lupalop na nakatira, baka kasuhan kayo. Huwag na tayong mag-ingat na lang tayo sa magsabi ng legit yung tut na Itbulaga. Alam niyo na, huwag kayo, iwasan niyo yan. Malayin mo, tutuhanin lang ko ang production ng tape. Ayaw ng fake Itbulaga, magdedemanda ang production sa kahit sinong magsasabi at tawagin silang fake Bulaga. Dapat tawagin na siya tape Bulaga. Maganda na lang tawagin nyo Itbulaga ng mga halusos. Ganun. Pwede na rin yun, di ba? Bulaga. Magkatunog. Okay. Balit na lang yung unang liat. Kaya alam mo ito kasi si Paolo kasi, di ba siya ang kinuha ng poste ng tape Bulaga para doon. Tapos, bandang uli, di ba nagulat na lang tayo na biglang pumasok si Yoni. Si former Mayor Isko Moreno. Tapos ito pala si Mayor Isko Moreno. Siyempre, alam naman natin na magaling siya magsalita, makaala siya magsalita. Nahasan. Siguro sinabihan sa doon ng production na siya ang maglitan niya ng mga kung anong gusto niya doon sabihin doon sa araw-araw yun. Pero kaso lang, dininay ito ni Mayor Isko Moreno. Dininay. Tinanggihan niya. Parang ayaw niya kasi, di ba? Bakit kaya guys? Ang, di ba, maraming nga nagsabi na dapat daw si Mayor Isko doon sa studio siya. Na, kasi parang magano silang dalawa ni Paolo doon. Mayroon silang, ang tawag ba dito? May tangin sila. Mas pinili ni Mayor Isko na nasa labas na lang siya para tumulong. Sila ni Buboy. Sila ni Buboy. Pero ma-ano din doon si Isko. Kasi mas ma-ano din siya. Pagka may mati doon kay Tito Big and Joey. Yung segment pala nila, G sa Jedli pala yung segment nila.
Hindi ko siya, di ba? Sinasalo niya na okay. Marunong siyang posisyon. Pinag-iisipan niya yung lumalabas sa kanyang bibig. Hindi katulad ni Buboy, tinatanggalan ng mikropono yung mga nagpapasalamat sa Tito Vic and Joey. Ako man, ano, opinion ko to, labas ang iba. Ako man, si dating Mayor Isko Moreno, bakit ko tatanggapin na ako pambala sa kanyon? Paano na ang mga pangarap kong politikal? May tama naman si Isko, di ba? May plano pala siya magtakbo ng senador. Sabi dito. Malapit na naman, ilang tulog at gising na lang. Election, election na naman. Oo. Eh nag-aambisyon siya na tumakbo para senador. Ayan na. Bakit ko tatanggapin? Magsosona ako araw-araw para matandaan ng mga tao. Bawas boto yun. Oo. Pero alam mo na, ang feeling ko din dyan ha, ginawa tong segment na to para talaga kay Mayor Isko. Yung magilita niya. Kasi siya yung may ano eh, may command. Siya yung nasanay niya siya kausapin yung taong bayan. Kaya lang anong tinanggihan, dahil dali naman, inuuhan naman ni Paolo Contes. Si Paolo Contes wala namang ambisyon to eh. Si Paolo pa, nako. Iba't ibang kung si Paolo, no? Parang, hindi ko alam mayabang ba siya or ano. Kayo guys, anong, kayo nang humusga guys. Kasi mga kwento, lagi niya tinitiin. Yung alam mo, nag-iiwan ng mga salita bago matapos ang show or magsimula pa lang. Tinitira ba yung basher or yung ibang network, yun ang sabi dito, may iniiwan daw siyang salita o hugot ba na sinasabi nila para ba sa mga basher yun na netizens or sa ibang network yung kalaban nila, yung AAT ng TV5, hindi natin alam. Kayo nang humusga guys. Hindi naman niya planong pumasok sa mundo ng politika, di ba? Kaya tama lang yung ginawa ni dating Mayor Isko Moreno. Bakit niya kukulapulan ng kung ano-anong kasalita ang kanyang imahe? Alam mo, isa lang ang solusyon dito eh. Para matigil na yung kuan. Palitan na yung pangalan, di ba? Gaganda pa yung takbo ng show nila kaysa ipaglaban nila to. Midami pa niyang ambisyon. Correct. Ay, tumakbo na nga na ano, di ba? Ano tinakbohan niya nung nakaraang eleksyon? Siyempre, presidente. Oh, sa palagay mo ba, magiging presidente naman si dating Mayor Isko Moreno. Magpakatotoo tayo, real talk tayo. Hindi, pero kung ano kasi, kung sa akin nun, dapat hindi siya tumakbo presidente. Kasi bata pa siya eh. Marami, hindi naman ibig sabihin marami pa siyang kakainin ng bigas. Kung ibig sabihin, yung bata pa siya, marami pa siyang pagkakataon. Pagbigay niya lang muna doon sa may mga may edad na. Noong panahon ng eleksyon, sa pagitan nila ni Pacman, ng pambansang Kamao, sino sa palagay mo ang mas dapat umurong sa kanilang dalawa? Ay, ang dapat doon umurong si Mayor Isko eh. Dahil? Bigay niya na doon kay Manny Pacquiao. Ano nangyari kay Pacman? Wala, pareho sila hindi umurong. Eh, pareho sila talo. Di ba? Yun yun. Kaya yung pong ginawa na pagtanggi ni dating Mayor Isko Moreno para gawin siyang tagapagpalitan niya ng SONA ng Tate Bulaga, tama lang po yung aksyon na yun. Tama lang yun. Iniintindi niya na. Doon na, doon ka na sa segment sa labas, Isko. Huwag ka na doon. Tatakbo ka pa lang senador. Bakal be all and end all na ba ng buhay niya? Itong Tate Bulaga? Baka bukas makalawa, wala na rin siya dyan. Walang forever, lalo na sa ganito ang ating shows. Disyempre, ang kanyang bibigyan naman. Pati ba naman siya noong time show, walang forever? Pansin at tutok yung political career niya. Correct. Diba? At saka diba na yung, pati ang manager nga ni Paolo Contes nagkasabi na na itigil na niya ang magaganon. Kasi ang dami nang nagagalit sa kanya. At saka sana man lang daw compensated yung ginagawa niya. Ayun na. Sana raw makabili man lang siya ng bahay sa kanyang pagkuda-kuda araw-araw. Pero alam mo, may mga tao kasi na gusto rin yung ganyan eh. Ay, iimita rin ng attention. Diba? Gusto kasi para sisikat, di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yung kasimple. Ang masaya sila sa ginagawa nila na ganyan. At saka, diversionary tactic din ni Paolo yan eh. Instead na ang tutukan ng ating mga kababayan ay yung sitwasyon ng kanyang mga anak na hindi niya nabibigyan ng sustento, dito na lang tumututok sa pagiging taga-sona. Sa kabila nun, lumilis pa rin, papunta pa rin sa personal ego. Kasi nga, hindi niya napapanindigan. Yes. Ang sabi nga ng mga kababayan natin, ang tapang-tapang mo sa bandang dulo mo pala, yuyuko ka. Pabintim ka pala. Wala rin. Diba? Wala rin nangyayari. Grabe talaga ito si Paolo.
So guys, hanggang dito na lang. Sana naintindihan nyo yung mga sinasabi nila. Tayo na lang humusga guys, kung maniwala kayo sa sinasabi nila, tayo lang naman ay nag-react at saka nag-support din sa mga sinasabi nila kung o nagre-react pala kung totoo ba o hindi. Hindi naman ako perfecto, di ba? So guys, courtesy ito ni Showbiz Now na, subscribe mo sila, Showbiz Now na, Showbiz Now na yung channel nila. React lang tayo dito. So guys, sa mga bago pala sa ating channel, huwag kalimutan mo subscribe, like, share, at papindot na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. So guys, God bless po, ang ingat po lagi dyan.